Hey, what's up mga kabakets? Kamusta at magandang araw sa inyo? Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang aking ideal lineup ng Gilas Pilipinas para sa next year na FIBA World Cup na kung saan tayo ang isa sa bansang mag-host ng event na yon. Paalala lang mga kabakets, ito lang ang aking ideal na lineup at sariling opinion ko ito. Siyempre gagawin ko rin realistic ang aking lineup, yung posibleng maging lineup talaga natin para sa World Cup. Pwedeng-pwede naman kayo mag-comment at magbigay ng sarili ninyong lineup dyan sa comment section. Babasahin ko ang mga yan mga kabakets. So kagaya nyo rin naman ako mga kabakets, gustong-gusto ko rin na magkaroon tayo ng malakas na lineup para sa next year na World Cup. Yung lineup na posible makapag-compete sa malalakas na bansa. Para man lang sana may panalo tayo at maging best Asian team next year. So ito guys, simulan na natin agad sa coach. Ang gusto kong coach ay syempre si Coach Tab Baldwin. Alam ko malabo na siya makabalik pero ideal ko lang naman ito kaya siya ang aking head coach. Ang mga assistant coach naman niya gusto ko ay palibutan siya nila Coach Tim Cone, Coach Norman Black at si Coach Shot Reyes. Alam ko marami sa inyo ang maiinis na nilagay ko pa si Coach Shot. Pero sa tingin ko ay okay naman siya bilang assistant coach ni Coach Tab. Next naman ang aking mga guards ay unang-una ay syempre si Dwight Ramos. Possibly ang best point guard ng ating national team. Isang 6'4 itong si Dwight. Yung size niya ay kakailanganin natin dahil syempre malalaki ang mga point guards na makakabangga natin sa World Cup. Hindi lang naman na basta-basta lang na malaki itong si Dwight. Mataas ang skill set nito. May disente siyang tira sa labas na bagay na kailangan ng ating national team. Dahil tingin ko ay kulang pa tayo sa mga 3-point shooters. Bukod doon, athletic na siya tapos magaling na scorer at meron din siyang playmaking. Susunod na point guard ko ay si SJ Belangel. Maliit man siya compare kay Dwight, malaki pa rin ang tiwala ko dito kay Belangel. Dahil mausay rin naman itong mag-point guard sa ating national team. May mga experience na rin siya kaya by that time andang-anda na siya makipagsabayan sa mga guards ng World Cup. Susunod sa aking guard ay si Chris Newsom. Nabalitaan ko na pwede na siya maging local ng ating national team. Gugustuhin ko siya makasama sa aking lineup dahil napakahusay din ito. Isang two-way na guard, mahusay na scorer. May kalakihan din siya dahil isa siyang 6'2 na guard. At hindi lang yon, athletic din itong si Chris Newsom. And again, may shooting din sa labas. Ayun yung importante pa doon. Next shooting guard ko naman ay si Jordan Eddie. Ito talaga isang knockdown na 3-point shooter. Talagang hindi pa pwedeng pabayaan malibre ito sa labas. Dahil may quick release itong si Heading. Nakita naman na natin ang kayang gawin ito ni Heading sa ating national team. Next na shooting guard ko at ang ating naturalize ay si Jordan Clarkson. Marami naman siguro sa inyo ang i-include itong si JC sa lineup. E bakit nga naman hindi? E kompleto recados ang game nito ni JC. Kayang-kaya nito mag-create ng shots para sa kanya. Kayang-kaya umiscore kahit saan at paniguradong maraming pahihirapan ito sa World Cup. Isang lehitimong scorer ito sa NBA eh. Capable ito mag-take over, nakikita naman natin yan mga kabakets. May mga times pa nga na si Clarkson ang nagpapanalo sa Utah Jazz. Kaya nga nanalo siya ng Sixth Man of the Year noong 2021. Next naman ang shooting guard ko ulit, Matthew Wright. Again, isa pang magaling na 3-point shooter kagaya ni Jordan Eddie. Mahalaga kasi talaga para sa akin ang 3-point shooting. Magandang weapon natin yan para sa World Cup. Lalo na hindi tayo mga kalakihan. Next small forward ko naman ay si Kobe Paras. Isang wing na magaling dumipensa. Malaki ang in-improve nito ni Kobe sa kanyang opensa. Mas naging consistent siya sa labas. At andyan pa din ang kanyang athleticism syempre. At magiging malaking bagay din ang kanyang size. Next small forward ko ay si Jamie Malonzo, isa pang player na naaprubahan ng FIBA na pwede nang maglaro sa ating national team bilang local. Ilalagay ko din siya sa aking lineup dahil tingin ko ang kanyang size at athleticism kayang-kaya niyang makasabay sa mga wings ng ibang team sa World Cup. Next na small forward ko ay si Francis Lopez. Gusto ko tong bata na to dahil din sa kanyang athleticism. Hindi man ganoon kaganda ang kanyang tira sa labas pero maaasahan naman ang depensa nito. Sobrang sipag nitong bata na to. Sila nila Kobe Paras, Jamie Malonzo ang aking mga wings. Next power forward, Carl Tamayo. One of my favorite players sa Gilas.
maaasahan din natin ang 3-point shooting nito. Mabilis din ito sa kanyang size. One of the most skilled big man sa ating bansa. Kaya no doubt isa siya sa aking mga power forwards. Next power forward ko, Justin Baltazar. Halos same sila ng skill set ni Carl Tamayo. Mabilis sila sa kanilang size, may mga tira sa labas at mataas ang mga IQ. Next center ko naman ay si Kai Soto. Siyempre hindi mawawala sa aking lineup si Kai. For me, siya ang greatest Filipino player right now. Isa itong 7'3 na big man na sobrang skilled compare sa average big man ng ating bansa. Sa size niyang yan, mapapalakas niya ang ating interior defense. Yung kanyang experience na paglalaro sa overseas ay lalo pang nakatulong sa kanyang development as a player. Last but not the least, isa pang center, Gio Chu. Malaki rin ang tiwala ko sa kanya dahil masipag siya. Bukod doon ay may katangian din siya na hinahanap ko. Meron siyang decenteng low post game, decenteng outside game at mataas ang IQ. So ayan mga kabakets, ang aking ideal lineup para sa 2023 FIBA World Cup. Sang-ayon ba kayo sa aking nabuo? Or meron pa ako hindi nasama? I-comment nyo lang dyan sa baba ang inyong sariling lineup at babasahin ko yan mga kabakets. So dito na lang magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe.